Ano bang kailangan ng mga taong ito sa amin? Baka naman nalulungkot ka na dyan. Sasamahan na lang. Mag-enjoy tayo. Jockey! Ha? Salamat, Bob! Jockey, ayos ka lang ba? Palagay ko magiging magulo ang laban ng to. Oh, ano kayo ngayon? Akala nyo kasi mga mahina klase lang kami ng mga kasama ko, no? Lahat kami ng mga kasama ko ay miyembro ng enforcement team. Kung ganun, sino ka? Hindi mo siya naaalala? Siya yung pinalipad ni Suichiro kanina sa isang suntok lang. Oh, sabi na nga ba, parang pamilya sa akin ang pangit niyang mukha, eh. Ang yabang mo. Labot ka! Mabuti na lang at nagkaganito. Dahil sa kada dal-dal niyo, nagawa kong lakasan ang chin ng katawan ko. Bob, gagawa ko ng daan. Papunta din sa elevator. Kumanda ka. Jack. Handa na kayo? Eto na! Shinirikugo! Batay Hoken! Gusto ko malaman mo na hindi ko gusto itong pinapagawa mo sa akin. Pero wala akong magagawa kung hindi sumunod dahil ang pro wrestling club ay nasa ilalim ng enforcement team. Na maging third year ako, pinayagan na ako na maging isang berdugo ng enforcement team. Pagkatapos ngayon, ako ang nautusan na iligpit ang isang walang kwentang taong katulad mo. Hindi ba isang kahiyahiyang assignment yun? Masyado kang maraming sinasabi dyan! Bakulaw! Hindi ko pinag-aaksaya ng panahon ng mga walang pinagpat na katulad mo! Baliwala ka sa akin! Hindi ko alam kung bakit ganito. Pero hindi ko na nararamdaman ang kaba na naramdaman ko noon. Humahaba ang patkat na higit sa sukat nito. Ang layo na naaabot. Mahirap ito. Kailangan mag-concentrate ako sa laban. Tama ako. Nawala na ang tuluyan ng kaba ko. Kaya ko to. Hindi ko na siya dapat natakutan. Isa lang siyang batang babae na marunong na martial arts. Hiya! Kaya pala panay takbo mo paakyat ng hagdan. Ngayon, alam ko na kung bakit. Paiba-iba kasi ang mga atake na ginagawa niya gamit ng patpat niya. Para malabanan yun. Wala ko ibang paraan kundi gumamit ng mga thrusting attack dito sa hagdan.
Nagpalitan na kami ng atake. Ang problema nga lang, napadali ang pag-iklin ng distansya sa pagitan namin. Malamang ay gagawin na niya ang susunod niyang atake. Laban na! Maya Natsume, oras na para ipakita mo sa akin ang totoong galing mo. Hindi na ako makikipaglaro pa sa'yo. Mukhang napasobra yata. Kasama naman ng mga bata si Takayanagi. Siguro naman hindi sila natalo. Ang problema si Aya. Pambihira talaga. Isip bata pa kasi kung ano-ano ang naiisip. We're not finished! Not even close! Hindi pa tapos ang laban natin ito! Sigurado, tihado ka na sa laban natin ito. Pero nakagawa ka ng paraan para maging patas ang laban. Bilib ako sa'yo. Yan ang masasabi ko sa'yo. Pero, merong bagay na dapat mo malaman. Hindi ito isang ordinaryong patpat! Ngayon, umanda ka! Tapos ka na! Dadalhin na kita sa huling antungan! Ano? Imposible! Shin Muso Tagami Reunited! It's you, Noichi! Kai! Chiro. Soichiro. Huh? Ano itong nakikita ko? Ito ba si Soichiro? Nakikita ko siya. Nakikita ko siya. Ang hangpan na nagpapalayas ng masasamang espiritu
Tinatawag ang masasamang espiritu at ikinukulong ang mga to sa katawan nila. Sila mismo ay nagiging katulad ng mga espiritong nilalabanan nila. Simula pa ay kinamumuhian sila ng mga tao at masasamang espiritu. Sila ang sinumpangangkan. Pero Sumichiro, huwag mo silang kamumuhian. Sisirain ang galit at puot ang iyong chi. Kapag nasira ang iyong chi, hindi mo magagamit ang kapangyarihan mo. Hindi po, pangako. Palalakasin ko ang kapangyarihan ko. Gagantihan ko mga gumawa nito sa inyo, Mama. Tatapusin ko silang lahat. Kung palalakasin mo lang ang sarili mo para manakit ng ibang tao, para mo lang din pinalakas sa mga kalaban mo, at gagamitin lang nila ang panibagong lakas na yun para lalong saktan ka. Anak, ang totoong lakas ay ang pakulangan ng takot. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob para ipagtanggol ang mga taong mas mahina sa iyo. Isipin mo ang dangal mo, ang karangalan ng angkang lagi, ang angka na laging pumaprotekta. Ang angka na laging lumalaban para sa kapanganan ng mga mahihina at inosente. Darating din ang araw na maiintindihan mo lahat ng sinasabi ko sa iyo ngayon. Pagdating ng araw na yon, magiging kasing lakas ng isang dragon ang katwan mo. Isang dragon. Nakakainis na. Kasi, lagi ko na lang iniisip si Suichiro. Lagi ko na lang pinapangarap na balang araw ay mapansin man lang ako ni Suichiro. Pero kahit anong gawin ko, hindi naman gagawin ni Suichiro yon. Bakit kaya? Tama na! Tapos na ang labang ito! Kapag nagpatuloy tayo, may masasaktan sa ating dalawa! Pasensya na, pero bilang asawa niya, hindi ako pwedeng matalo sa labang ito. Hindi ako papayag! Ano ito? Tinatawag ako. Ano? Tuwang. Ano niya? May ibang pa ako? Oh! Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya, pero minalate kong kakayahan mo. Nagkamali ako. Sumuko ka na. Hindi na kita pagbibigyan ulit. Hindi ako makukonsensya kapag napuruha kita. Binabalik ko lang ang ginawa mo sa akin, Puna. Tumayo ka dyan! Labanan mo ko ng buong pwersa at pakita mo sa akin ang totoong lakas mo, bata. Oras na para matikman mo matinik na wrestling technique ko. Pambihira, ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa isang walang binat mata katulad mo. Pero wala na akong magagawa. Pababagsakin na kita gamit ang isang suntok lang! Hindi tayo makakatakas. Turo! Dito ka muna sa loob. Pero... Basta dyan ka muna sa loob. Bakit pa, Bob? Ayoko magtago dito. Mas ligtas ka dito. Babalikan na lang kita. Pangako. Pero, Bob... Tapos ka! Ngayon, nakalabang ko na siya. Naiintindihan ko na. Alam ko na kung bakit kinatatakutan ng lahat si Maya Natsumi. Kahit na galit sila sa kanya, wala silang magawa. Ah!
Kahanga-hanga ang pagpupursige mo. Akala mo kasi mananalo ka pa. Pero kahit na hindi mo na kayang tumayo, hindi pa rin kita pagbibigyan. Kaya sumuko ka na lang. Malas lang talaga. Hindi masusunod ang pinlano ko. Akala ko matatalo ko siya kung magdadala ko ng madaming sandata para gamitin sa kanya. Pero kulang ang dala ko. Pero hindi pa rin ako papayag na matalo dito. Kahit ano pang mangyari, hindi ako matatalo! Hindi! May natitira pa siyang kutsilyo. Siguro, 20 na yung naihagis niya. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo ako kayang talunin. Make no mistake! I will indeed win! Ako ang Vice President. Umaasa ang buong enforcement team sa akin. At hindi lang yun. Kailangan mapasaya ko siya dahil pinili niya ako. Iniwanan mo ang posisyon na ipinagkalob sa akin. Binaliwala mo ang posisyon na yon. Wala kang kwenta. Tapos ka na sa akin ngayon. Isa, dalawa, tatlo, apat. Sabi na nga ba may panglima pa? Ang special technique ni Izuzoe ang Shadow Wave. Kailangan ilagay. Paano? Hindi. Hindi ako pwede magpatalo sa babaeng ito. Umasa silang lahat sa akin. Ako ang tinuno nila. Hindi kayo magtatagumpay. Hindi magtatagumpay ang pinabalak nyo. Hindi ako papayag! Ang responsibilidad na pinagkalob sa akin ay mas mabigat pa sa pinagkalob sa'yo! Natsumi Ryu! Kongo Hashi! Renkan Tenpen Tekageki! Tapos ka na! Hindi ko kaya. Nanghihina ng buong katawan ko. Hindi ko na kaya kontrolin. Hira! Napalitaw ng babaeng ito ang totoong anyo ko! Ang anyo kong hindi pa nakikita ng kahit na sino! Nagalitaan kong may ganito. Mga gumagamit kong chi para itago ang taba nila sa loob ng katawan. Kaya pala, hindi ko makita kung saan niya tinatagong lahat ng mga kutsilo mo. Pupulupot! Nagod! Hindi ako makakailag! Galing ko talaga. Walang kupas ang kagwapuan ko. Sa wakas, dumating din siya. Waiting for you, Mitsuomi.